Oke, dah. Oke, nah, bikin. Oke. Welcome po sa ating online discussion sa subject na Introduction to Theology. Ito yung ating course sa Tanglaw kapag mayroon tayong monthly meeting. Pero dahil sa mga pangyayari ay naantala ito. Una, iba-ibang lugar ang pinagdarausan, kaya yung iba hindi nakakasama. At na pag-usapan ng pamunuan na gawin itong online, dahil uso ang online broadcast ngayon. At ngayon, ako ang unang discussion leader ayon sa napagkasunduan. At ang topic natin ngayon sa Introduction to Theology ay lulundo doon sa pinakapaborito nating lahat, ang rapture. Maiwanan ba ako sa rapture o makakasama? May rapture nga ba o wala? Yan yung mga lulundo mamaya sa ating discussion. Pero nilatag natin kanina yung basics of theology. May mga scriptures tayong tinuran at ito ay katulad ng Deuteronomy chapter 18 verses 18 to 22, Romans 1 18 to 20, Matthew 22 37 to 38 ay ilan lamang sa mga basic scriptures na ginagamit o saligan para sa theology. Katulad ng sinabi ko noong una, ang technical definition ng theology is the study of God. Pero pag pinag-isipan natin, ang tao, pag-aaralan ng Diyos, napaka-imposible, di ba? Una, Diyos siya eh. Paano mo siyang pag-aaralan? Ang tao, pwede pag-aaralan ng tao. Katulad sa medisina. Pwede niyang i-dissect yung cadaver, yung taong, yung namatay, yung bangkay. Pinag-aralan sa medisina yun. Bakit? Eh, tao yun eh. Pero ang Diyos ba, pwede mo siyang i-dissect? Hindi nga natin kilala ang Diyos eh. Kaya para sa akin, ang theology is about the study of God's revelation. Yung personal revelation niya sa tao, yun yung pinag-aaralan natin. Yun yung aking position. We cannot study God per se because He is God. In the first place, paano mo siyang pag-aaralan kung di mo naman siya kilala? Kaya limited lang tayo doon sa revelation niya. Halimbawa, kay Adan, ano ang revelation ng Diyos? He's a person who comes to the garden. Nakakasama siya sa garden. May presence siya sa garden. Pero hindi siya nakikita. Pagdating kay Abraham, sa Genesis chapter 12 to 14, God called Abraham from Ur of the Chaldees, na sentro ng idolatry nung araw, sentro ng immorality nung araw. And yet, God came to Abraham and revealed Himself. Kaya yung theology ay yung nandun lang sa pahayag niya. Beyond God's personal revelation, di natin pwede pag-aralan ng Diyos eh. Limitado lang tayo doon sa paano siya nagpakilala sa atin. Kaya
minsan, pinag-iisipan ko, tayo, sa modernong panahon, sinasabi nating tayo lang yung born again. Halimbawa, tayong nasa Tanglaw, tinatawag natin ang sarili nating born again. Pero tayo nga lang ba yun? Kasi kung ang definition ng born again is that you are born from above, that means that it is God who brings us forth into the kingdom. Kung ganun, yung revelation ng Diyos sa tao, kaya Dan, kaya Abraham, at sa mga patriarchs, at sa mga Old Testament saints, could be considered theologically as being born into the kingdom. When God comes to a person, he becomes born into the kingdom. Kung ang definition ng born again ay yung pagpapakilala ng Diyos sa tao. Kaya para sa akin, tayo lang ang nagsasarili ng born again. Tayo lang ang mayabang na sabihin kami born again. Pero sa totoo lang, ang Diyos talaga ang nagsisilang. Sa papanong paraan, pumupunta siya sa tao. Pinapahayag niya ang sarili niya sa tao. And in that sense, he becomes born again. Now, you may agree or not, pero yan yung aking pag-aaral. Tuloy tayo. Kanina, sinabi natin na may tatlong classical proof of God's existence. Kung natatandaan nyo, sinabi kong ang una yung ontological argument. Yung mga theologian, sila yung nagbibihis, naguhubog ng mga terminology para matawag silang theology. Kasi kung hindi nga sila theologian, walang silbi yung mga terms na ito. Tayo naman, pinag-aaralan natin ang mga termino na ito para masabing nag-aaral tayo ng theology. Pero sa totoo lang, ang mga theologians, pampagulo sa buhay yan eh. Paliwanag ng Diyos, lalabuin nila. Sa papanong paraan, gumagamit sila ng mga terms. Pero masarap pag-aralan. By the way, kung meron kayong, katulad na sinabi ng ating presiding pastor, kung meron kayong gustong isusog, ipaklas, ipagdigma, malaya tayo rito. Pwede niyong i-express ang sarili niyo. Yes. Yung chat o message dito sa Zoom, pwede tayo mag-post ng question dyan. Pwede mo namang ano yan, ipalabas side by side ng text mo para mabasa mo ang text message without any interruption. Pwede ka nang sumagot dyan. Ang problema, hindi ko alam po saan ko hanapin eh. Andi dyan lang sa baba ng screen. Nakikita ko kasi yung outline ko at saka yung mga mukha nyo. O, ganun. So, kaya hindi ko alam yung question. Anyway, mamaya natin pag-usapan. Sige lang. Tuloy okay. Lang. Nakapost lang naman eh. Kung meron po silang question, pwede nang isulat sa chat window. Oh. Ilagay yung lahat ng question. Okay. Question. Sige. Okay, pwede rin naman siguro parinig nyo lang yung tanong para kung may gustong sumagot, di sila na sumagot. Sige. Unmute na lang yung sarili. I-unmute na lang yung sarili. Oh, wala. Alam nyo, ang theology naman, walang katapusan yan. Habang buhay tayo, mag-aaral tayo ng theology. Okay. Walang katapusan yan eh. So, kanina, ontological argument, yan yung sinasabi ni Anselm na a being that than which no greater can be conceived. God is the infinite, eternal, and absolute truth. Ibig sabihin, wala nang mas higit pa doon sa pahayag ng Diyos. Pangalawa, yung binanggit nating cosmological argument, by virtue of the existence of things, ay nagsasabing, sabi in Psalm 91, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. So yan yung
cosmological argument. Hindi pwedeng walang matinong tao magsasabing itong mga ito ay likhang isip lang o bigla na lang lumitaw dahil sa isang selula katulad ng turo ni Freud. Somebody must have created this because these are the evidences. Pagdating sa pangatlo, yung teleological argument, yun yung argument because or based on the design. Halimbawa, yung relo. Nabanggit ko kanina, yung Rolex. Ang ganda, isa sa pinakamagandang relo. Hindi man pinakamahal siguro sa buong daigdig. Hindi ako makarelate kasi wala akong relo eh. Nasunog. Pero masasabi natin na may nagdisenyo. At yung disenyong yun, ang nagdisenyong yun, yung regalo mong gagawa. Bro, yung regalo kong relo sa'yo, nasunog? Oo, bro. Nasunog lahat ng relo. Huwag kailangan mong regaluhan ulit, ha? Sige, ito anyway, hindi naman ako nagpaparinig. Just to illustrate na ang universe may design. Yun yung teleological argument. Because there is a design, there must be a designer. Ang mga kategorya ng theology ay ang mga sumusunod. Merong systematic theology, systematized. Kahit yung eschatology ay systematized yan. Ibig sabihin, kung saan-saan hinugot yung mga scripture based on a position, pinagsama-sama, and then na-systematized, kaya tinawag na systematic theology. Yung biblical theology, ito yung theology as revealed in the Word of God. Pag pinag-aralan natin yung buong Bible, biblical theology yun. Old Testament, New Testament, yung mga epochs and times and seasons, part of biblical theology. Alam nyo, ang isang pastor dapat na ituturo niya ang Biblia in his term from Genesis to Revelation. Para ang mga kapatiran, meron silang biblical theology. Historical ay, syempre, history ng Israel, history ng kingdoms, ng church, and history of redemption. Meron ding philosophical theology, meron ding dogmatic theology. Dogmatic is a local systematized theology, katulad ng ating statement of faith. Yung statement of faith ng Panglao, that is our creed. Yun ang ating pinaninigan at pinaniniwalaan. Kaya creed ang tawag doon, o dogma. Ang apologetics naman is another category of theology by which we defend our faith. And then, yung daily life, daily lifestyle, yun ang ating practical theology. At lagi kong sinasabi, pag defective ang theology, defective din yung buhay. Pero pag sound ang theology, sound din ang buhay. Kaya ngayon, huwag nating itatabi o isa sa isang tabi ang theology kasi yun yung buhay natin. Bagkus, pag-aralan ng Nawawala ka, bro. Nawala yung iyong sound. Pastor Joseph. Hello. Okay, okay na. Your internet connection is unstable. May tanong ako. Dito sa mga categories of theology, alin ang mas gusto mo rito? Systematic, biblical, o ano? Personally? Ah, personally. Lahat. Ah, lahat. Okay. So, categories lang naman 'yun eh. Complementary okay. Naman lahat. Oo. So, nakakatulong lahat. Okay. Actually, yung categories na 'yan, lahat 'yan theology.
Kahit yung practical theology, theology pa rin yun. Kaya lang, pagka ang basis, yung pundasyon ng theology mahina, ang practical, apektado. Kaya dapat, masiguro natin yung foundation na tama. Mapalad tayo na Christ-centered ang ating theology. Pero kung Hudyo ka, it will not recognize Christ as the Messiah. Yun yung theology nila. Sa mga Jewish concept, both good and evil comes from God. Kaya nyo bang tanggapin yun? Pero sila, tanggap nila yun. Kaya sa kanila, pag may misfortune, blessing pa rin. Kaiba tayo, pag may misfortune, ang sinisisi natin ang Diyos. So, malayo ang theology nila sa theology natin. Pero sa totoo lang, pagka ang theology ng mga Hudyo tinanggap natin, mababawasan yung ating pagtatampo, mababawasan yung ating pagtalikod, kasi matatanggap natin ang lahat. Katulad nitong current crisis natin, maraming nagreklamo, maraming umaangal dahil na apektuhan yung ating kondisyon, yung buhay natin. Pero sa isang banda, pagka ginamit natin yung konsepto ng mga Hudyo, may mabuting idudulot ito eh. Anyway, yan ay mga Pastor, yung ano po, yung prinsipyo ni Paul, yung Romans 8:28. Everything works together for good. Talagang konseptong ano to, ano? Konseptong Hudyo talaga, ano? Yes. Okay. So parang kahit negatibo yung nangyari, eh, inalaw ng Diyos for our good. Yes, may purpose ang lahat. Okay. At ang lundo ng purpose na yon is for God's glory. In good times, in bad times, may purpose yun. Tayo mga Kristiyano, hirap tayong tanggapin yun. May qualifier yung Romans 8:28. Oh. Love God. Everything works together for good. For those who love God. To those who love God. Pero Pastor, yung mindsetting po ni Paul, makikita natin, doon sa kanyang mga writings, makikita natin yung Hudyong tanaw talaga. Halimbawa, doon sa, ito, yung Book of Romans, yung Book of Philippians, makikita natin na si Paul talagang negatibo o positibo yung kanyang circumstance. Ang focus niya sa Lord eh. Sabi niya, naranasan kong mawala, naranasan kong magkaroon, pero natutuhan kong maging kontento. Mindset yung mindset nga po na kahit ano ang nangyayari, God is just allowing it, good or bad. Uh-huh. Pero ang yung purpose ng Diyos ang siyang ma-accomplish sa atin. I mean, mindset siya ng Hudyo, pero it applies to anyone who loves God. Yes, tayo po yun. Actually, parang ang itinuturo nga po sa atin ng Bible ay ano man ang circumstansya sa labas, eh hindi interesado ang Diyos doon. Ang interesado ang Diyos ay ano ang nangyayari sa ating kalooban. Okay. So having that principle, ang nakita ko, ang nadidevelop po yung character natin. That in any situation, halang atrasan. Okay. Kundi patuloy tayo sa Panginoon. Sige. Oh. Actually, yung kung gusto niyo malaman ng Jewish theology, yung Jewish theology, pag-aralan niyo yung Book of Job. Yan yung Jewish theology. Kaya sa totoo lang, kung di pa natin naranasan yung naranasan ni Job, wala tayong karapatang magreklamo. Pinag-alam talaga natin yung sukdulan na pinagdaanan niya na lahat ng ipinahintulot ng Diyos nangyari. Dahil sa may purpose ang Diyos, yun yung Jewish theology. Ngayon, kaya lang tayo umaangal kasi ang mga nagturo sa atin, mga ano eh, mga prosperity gospels na eh. Health and wealth confession na tayo eh. Nire-reject natin yung evil, yung masamang pangyayari na as if pagka may nangyaring masama,
Katulad ko, halimbawa, nasunugan ako, sasabihin ng iba, wala bang pananampalataya si pastor? Bakit nasunog ang bahay nila? Diba? Kasi, iba ang hubog sa atin eh. Yung mga nagturo sa atin, pili lang yung gusto nilang ituro. Gusto lang nilang ituro yung maganda, ayaw nilang ituro yung negatibo. Pero makikita nyo sa teachings ni Paul, balance siya. Both the good and bad, the black and white, light and dark. Kasi alam niya na sa likod ng lahat ng ito, nandiyon ang Diyos. Mahirap tanggapin yon kung hindi mo kilala ang napakagandang pag-aralan ng theology based on the Bible itself. Ako, pag gumagawa ako ng aralin, ang gamit ko lang, Bible, notebook, pen. That's all. Kasi pagkauna kang pumunta sa mga komentaryo, ma-influensya ang kanila. You will miss the revelation of God in the sense na quote-unquote yun. Revelation na hindi yung kapantay ng written word, kundi yung paano siya makipagtagpo sa atin. Anyway, tuloy natin. Kung di man ito matapos, ipagpapatuloy na lang ng mga susunod nating discussion leader. Ako lang ang nauna sa ngayon, pero susunod sa atin yung iba pa nating mga council. Okay, yung systematic theology, ganito ang pagkakaayos, no? Batay sa pinag-aaralan natin sa Bible School. Ang una, yung bibliology, which is the study of the nature, the transmission and canonization and the purpose of the scripture. So ngayon, meron tinatawag na prolegomena, na ang literal na kahulugan ay the things which are spoken beforehand. It deals with the foundational issues of theology such as theological methodology, sources, and reasons for the study of theology. So, ang unang-una, kapag nag-Bible school ka, ang turo doon sa theology ay yung bibliology. Nature, transmission, canonization, kaya kasama dyan yung Old Testament survey, New Testament survey, yung mga seasons and times, yun yung mga kasama doon. Then, another branch is the theology proper. Dito yung existence ng nature of God, the existence and nature and the attributes of God. Ang iba tawag dito Trinitarianism. Pero ang Trinitarian o ang Trinity, wala naman sa Bible yung term. Pero once na ang existence ng Diyos ang pinag-aralan, yung likas ng Diyos at yung attributes ng Diyos, that is theology proper. Isipin, yung revelation ng Diyos sa kanyang sarili, yun yung theology proper. Next is Christology, the study and the personal work of Christ. It's another subject. Lahat ng ito, mga subject sa theology, sa Bible school. Pneumatology is the study of the person and work of the Holy Spirit. So, anything about the Holy Spirit is under the pneumatology. Okay, another is anthropology. Ito mga branches ng systematic theology ng ating binabanggit. Which is the study of the purpose and the nature of humanity, both in its pre-fall and post-fall state. So ito naman ang focus ay ang pagkakalikha sa tao, paano siya bumagsak at paano siya muling ibinangon. Hamartiology is the study of the nature, origin, and effects of sin on all creation. Ito naman, ang pinag-aralan dito ay patungkol sa kasalanan. Kaya kung gusto mong maging expert sa kasalanan, mag-aral ka ng hamartiology. Joe. Another is angelology. Ito naman, lahat ng angelic beings.
the nature and work of demons and angels. Angelology yan. And then, when it comes to the study of salvation, ang tawag doon ay soteriology. Soter. Yung basic term ng salvation. Of course, ang focus dito ay ang kaligtasan gawa ng Diyos, ang kaligtasan sa Diyos, at ang kaligtasan secure sa Diyos. Pagdating naman sa study of the nature of the church, ecclesiology naman yun. It's another subject na walang pinag-aaralan kundi the church in the Old Testament, the church in the New Testament. Sabi nila, bakit may church na ba ang Old Testament? Yes. Yung temple ng Israel is the precursor or the shadow of the church. What was literal to Israel is spiritual to the church. Alam natin na yung design ng temple ay shadow ni Christ. And when Christ came in the New Testament, the observance ng Old Testament temple, hindi na natin ginagawa kasi si Christ na yung fulfillment. Regarding sa systematic theology ay yung eschatology, which is the study of the end times. So, portion of that, yun yung ating didiscuss ngayon. Kasi napapanahon, kahit saan ka pumunta, Facebook, YouTube, alam nyo lahat, nakafocus sa rapture or the second coming. In fact, maraming mga posts sa Biblia na talagang kulang na lang sabihin nila, sa araw na ito, darating ang Panginoon. Maraming na nag-post, nagbabato sa akin, talagang rapture na sila. Kaya yun yung ating bibigyan ng pag-aaral. So ngayon, for the sake of our discussion, pupunta tayo sa eschatology, kukuha tayo ng ilang portion doon sa rapture. Okay? So warning lang mga kapatid. Ang warning natin dito, huwag kayong maging emotional ha. Huwag kayong maging dogmatic. Lahat ito ay for discussion. Okay? Pangalawa, warning, hindi ko kayo okay? Hindi ko rin sasabihin yung aking posisyon kasi personal yun. Ako, ugali ko, pag personal, walang dapat makalam. Personal nga eh. Pero, bahala na ang bawat isa sa inyo kung saan kayo lalagay. Okay? So, kung meron man kayong question, reaction, or comment, mag-back in lang kayo kasi ito naman ay open discussion. Ang eschatology ay one full semester na pinag-aaralan sa Bible School. Isang semester yan. Kaya pagkatapos ng kurso, wala nang bukang bibig doon kundi rapture eh. Lahat gusto nang ma-rapture. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang rapture is just a theory. And we know the theories is also systematized. Ibig sabihin, ang teorya, ay ano pa rin yan, subjective. Hindi natin pwedeng sabihin, ito na yon. Pero pwede kang kumuha ng iyong personal na position, pero personal mo lang. Okay? It is the belief that both living and dead believers will ascend into heaven to meet Jesus Christ at the second coming. And then after that, yung 1,000-year rule on earth. Yung tinatawag na millennial reign. Pero lahat ng ito ay systematized study. Pwedeng tama, pwedeng mali. Pwedeng yun, pwedeng hindi. Kasi limbawa,
Pagdating sa 1,000 taon, ang tanong dyan ay, literal bang 1,000 yun? O yun ay dispensational time? Kung ang one day sa Lord ay 1,000 years, yun bang 1,000 years ay itatay, imumultiply mo sa 1,000? So 1,000 times 1,000, ilan yun? Engineer Jim. 1,000 times 1,000. 100,000. 100,000. Di 100,000 years pa. 1,000,000. 1,000,000 years. Pasensya na kasi kaya hindi ako yung mayaman. Mahina ako sa math. 1,000,000 years. Bisbin, kung i-define natin yung 1,000. Kaya nga, ang pag-aaral sa end time, pero pinaka-dangerous kasi marami na rin nasira ulo pagdating sa pag-aaral dito. Kaya mag-iingat tayo. Pangalawa, rapture is not biblical. The rapture is not biblical. What I mean is the term rapture is nowhere in the New Testament. However, dahil sa Latin translation ng Bible, when the Greek Bible was translated into Latin, may ginamit na rapio, ang Latin translation ng 1 Thessalonians. Sa Tagalog, sa lumang Tagalog, ang alam ko, pagdagit. Pero lumang Tagalog kasi yun. Generally, the rapture is always seen as part and parcel of the pre-millennial views. So part and parcel lang siya, hindi siya yung kabuuan. Pagdating sa millennial views, sinabing millennial yung 1,000 year period na sinasabing susunod pagbabalik ng Panginoong Jesus. Here in this concept, itatatag ng Panginoon ang kanyang paghahari at ang magiging sentro ay ang Jerusalem. Pero ang sinasabi ng Revelation chapter 20 hanggang 22, yung palang New Jerusalem bababa raw sa lupa pagkatapos ng millennial reign. No, may tanong ako. Yes. May tatlong views yung millennial, di ba? May amillennial, may premillennial, may postmillennial. Oh. Itatakil mo ba yun? Kapakita natin. Paki-explain din sa lahat kasi baka hindi naintindihan. Pastor Joe, paki-balik mo ng yung previous display. Alin? Yung previous display mo. Yung previous ano daw? Screen. Yung previous? Oo. Okay, ayaw bumalik. Sandali ha. Ayaw eh. Ano ba yan? Back lang eh. PowerPoint presentation ba yan? Hindi. Ayaw. Teka. Yan. Ayun. Yan ba yun? Oo, yun. Sandali lang ha. Go ahead. Okay na. Thank you. Okay na? Apo. Anong tanong mo, Pastor Loy? Wala. In-screen capture ko lang para at least may... Ah, okay. May notes tayo. Sige. Okay na? Okay na. Their millennial views, your internet connection was interrupted. Okay na ulit. Okay na, nawawala ka. Joseph, okay na. Okay. Pagka millennial views ang pinag-usapan, nagtatalo-talo lang yan sa interpretasyon. Ang pinaka
basis niya na yung Revelation 20, 1 to 10. Diyan lang nagkakaroon ng iba-ibang pananaw. Doon papasok yung premillennial, millennial, at saka postmillennial ng mga pananaw. Siguro, pagka para mas... Millennial, premillennial, postmillennial. Ang basis lang lagi dyan, yung Revelation 21 to 10. Nadi-divide. Ang division ay, ang tanong, literal ba o figurative? Revelation 21 to 10. Gusto niyo tignan? Pastor, iba rin, iba pa yung one. Yung pre-trib, post, mid-trib, at saka post-trib. Pagdating sa rapture yun, mamaya susunod yun. Pagdating sa rapture, may mga teorias din yun. Pagdating sa interpretasyon, tanong lang dyan ay, literal ba o figurative? Now, tandaan natin na ang Revelation ay it's about the things to come. Pero una sa lahat, yung mga unang bahagi na binanggit ni John nangyari sa kanyang panahon. Katunayan, yung Antikristo noon, natupad na. Sa pananaw ng mga Kristiyano noon, ang Antikristo ay si Nero. In fact, sa interpretasyon nila, yung 666 ay eksaktong pangalan ni Nero. Kaya ano pang inaantay natin? Dapat si Christ ang inaantay natin, hindi Antichrist. Nakuha nyo? Kasi sa panahon ng mga sinuunang Kristiyano, si Nero yung Antichrist. Sa panahon ng World War II, sino ang Antichrist? Hitler. Si Hitler. O ngayon, sa panahon ngayon, sino ang Antichrist? Sabi nila si Bill Gates. Alam niyo, pwede kayong mademanda dyan dahil buhay pa yung tao. Pwede kayong ma-cyber libel because that is paninirang puri. So wala ka namang basis, mahirap mag sa Antichrist. Nakuha nyo, ang mga position na ito ay mga personal na pananaw lang at hindi dapat ipinipilit. Pero pag pumunta kayo sa YouTube, pag pumunta kayo sa Facebook, halos lahat na nandun patungkol sa end times, si Bill Gates ang Antichrist. So, mahirap, di ba? Kasi personal lang na interpretasyon yun eh. Okay, tuloy natin. Ito yung mga technical aspects, no? Yung dispensational premillennialism, this is the position that says Christ will come before a speed of regulation to take his church, living and dead, into heaven. After this period of fulfillment of divine wrath, he shall then return to rule from a holy city, the New Jerusalem, over the earthly nations for 1,000 years. After these 1,000 years, settle against the Lord. This battle will end in both the judgment of the wicked and Satan and the entrance into the eternal state of glory by the righteous. This view called premillennialism because it places the return of Christ before the millennium. And it is called dispensational because it is founded in the doctrines of dispensationalism.
sa doctrines of dispensationalism, ito yung pananaw na sa bawat panahon ay may tinawag ang Diyos at may kanya-kanya siyang plano para sa kanyang mga tinawag. May mga may panapanahon. Okay. Ano ang key features ng premillennialism? Ang method of interpretation niya is strict literal. Anong pananaw sa Israel at ang church? It views the church and Israel as two distinct identities with two individual redemptive plans. So dito sa pananaw ng Israel, magkahiwalay sila. Pangatlo, the rapture of the church. The church is raptured before a seven-year tribulation period. Ang seven-year tribulation period, ito yung interpretasyon ng Daniel chapter 9, 24 to 27. And in this tribulational period will be the reign of the Antichrist. Okay. Anong treatment nila sa millennium? Christ will return at the end of the Great Tribulation to institute a thousand-year rule from a holy city, which is the New Jerusalem. Those who come to believe in Christ during the 70th week of Daniel, including the 144,000 Jews, and survive will go to populate the earth during this time. Those who were raptured or raised previous to the tribulational period will reign with Christ over the millennial population. So basically, yun yung premillennialism. Pero clear naman na may mamamatay pa rin sa millennial reign ni Jesus, di ba? Ah, bro. May mamamatay pa rin. Saan? Sa millennial reign. So hindi lang yung hindi lang yung na rapture na babalik kasama ni Jesus ang magpopulate. Actually, sila yung parang magiging mga ruler ni Jesus during the millennial reign. Sa premillennial view, ha? And then, pero meron pa rin nag-survive sa tribulation period who will die. And in the end of the millennial, mag-aaklas yung iba sa Panginoon. Diba? Hindi ko pa napapanood yung scene na yan. Hindi ko alam. Honestly, hindi ko alam. Hindi, sabi sa Bible kasi, pagka ang baby 100 years old during the time ng millennial reign, 100 years old na, baby pa rin ang tawag pag namatay. O, di ba ngayon ang 100 years old, baby pa rin? Nagbabalik sa pagkabata eh, baby pa rin. Okay. Sa premillennial reign. Pastor Loy, mahina ka. Hello. Okay, lakta mo lang boses mo. Oo. Malakas na. Ah, sige. Oo. Ang premillennial reign, ito na po yung glorified body. Galing po doon sa pagdating po sa rapture or doon sa judgment seat ng Panginoon, babalik sila ulit. In my perception, sila po ay spiritual bodies na. They're not subject anymore to die. Yun po ang paniniwala ko. Yeah, pero sa Isaiah, may sinasabi na may mamamatay pa rin. And then meron pa rin, si Satan is bound for 1,000 years. Hindi niya ma-influensyahan ng mga tao. Pero after that, he will be released. And then, meron pang ring mag-aaklas. Parang yun ang tinuturo ng
Di ba? Pastor, pwede akong magano mag-bat in. Okay, doon po sa pre ano, doon muna tayo sa ano, sa pre-trib position kasi mukhang lumilito po nito ay pre-trib position. Na-rapture po yung church, after na ma-rapture yung church ay ang sabi ay we will yung 3.5 years nandun sa heaven yung mga na-rapture kasama ang church. And then Christ will return. Pagdating ni Christ, He will reign for 1,000 years. Ang tanong doon, sino yung kanyang paghaharian? Ang paghaharian po ng Panginoon ay yung mga tao na nandito pa rin sa lupa. Ibig sabihin po, ito yung mga remnant. Sila po ay nasa katawang lupa pa rin, hindi pa sila, yung kanilang katawan ay hindi pa napalitan ng glorified body. Yung lang pong na-rapture ang napalitan ng glorified body, saka po yung mga nauna nang namatay kay Kristo. Magsasama ngayon yung, ito yung ano, ito yung aking analysis, no? Magsasama po yung merong glorified body saka yung mga remnant. And Christ will reign sa buong mundo po for 1,000 years. No? For 1,000 years. Ang kanyang paghaharian ay ang buong mundo. Both yung mga tao, kasama po tayo doon, the glorified body, plus yung mga remnant. After 1,000 years of His reign, eh, ang sabi kasi ay pagbaba ng Kristo ay ikukulong si Satanas eh. Pero after po, doon sa huling bahagi, ang sabi sa Bible, pakakawalan uli si Satanas to tempt. Yung mga remnant, ibig sabihin hindi yung mga meron ng glorified body, kundi yung mga remnant na naiwan pa rito sa lupa ng mga tao. And then after that, makakahikayot pa rin si Satanas. Tapos ay doon na po papasok ngayon sa huling bahagi na yon, yung tinatawag na yung White Throne Judgment, in which yung lahat po ng mga tao ay haharap doon po sa huwis at huhusgahan kung sino ang sheep at kung sino po yung goat. Iyon po yung aking understanding. Kaya at the time po na magkakaroon ng 1,000 years si Jesus dito sa lupa, ang kanya pong paghaharian ay both the raptured church, believers, and the remnant people living on earth. Yun din ang view ko po, Pastor Manny. Yun din ang view ko sa binanggit niyo. Okay na? Pastorized theology. So, wala namang problema yan kung ano ang inyong susugan. Kasi, nahati lang naman ang interpretation sa figurative or literal. Sa premillennial view, is strictly literal. Kaya ganon yung pagkakaayos ng pananaw. Sino ang mga proponents? Yan, siguro nababasa niyo yung mga libro nila. Sila yung mga proponents nito. Okay? Ang mga Pilipino pastors, kumukopya lang kung sino ang gusto nilang kopyahin. Kaya puro Amerikano yung nakalagay dyan. Gusto niyo yung dagdag pangalan niyo, okay lang. Major proponent. Okay, next. Yung historical premillennialism, premillennial pa rin ito pero ang focus niya sa historical aspect. The historical premillennialist places the return of Christ just before the millennium and just after a time of great apostasy and tribulation. So halos kapareho siya nung una, di ba? After the millennium, Satan will be loosed. Ito ang kakaiba. And Gog and Magog will rise against the kingdom of God. This will be immediately followed by the final judgment. Okay? Ang pagkakaiba ng Gog and Magog na ito, sa ngayon, kung premillennialist ka, ang Gog and Magog na sinasabi sa interpretasyon nila Walford at ang iba pang mga theologians,
yung Russia. Yung gyera na mangyayari sa in the future. Na mangyayari sa Megiddo. Pero ito, sa historical premillennial, iba yung Gog and Magog niya. Okay? This will be immediately followed by the final judgment respects to the dispensational variety in that they hold to Christ being previous the establishment of a 1,000-year earthly reign. Historical premillennialists differs in significant ways, notably in the method of interpretation. Kaya sa kanila, iba ang Gog and Magog. But there is a very slight difference, pero parehong premillennial ito. Okay, tuloy natin ha, para anong key features? Grammatico-historical. Ibig sabihin, ang combination ng kanilang interpretation ay based on the language at saka based on history. Yun yung paborito nilang method. Kung ang dispensational, premillennialist ay literal ang approach, ito naman, grammatico-historical. So yung lingwahe at yung kasaysayan, yung kanilang focus. Anong pananaw nila sa Israel at ang church? Dito, ang slight difference ay kung sa dispensational, magkahiwalay ang Israel at ang church, magkaibang grupo, dito naman, spiritual. The church is the spiritual fulfillment of Israel. Ito ba yung view, Brad, na ano? Na wala na yung Israel? Sa present. Yung mga messianic? Hindi, yung, di ba, yung kaya, yung replacement theology na sinasabi, ito ba yun? Siguro, hindi ko lang sure. Okay. Pero sa kanila, ang Israel, what is literal to Israel is spiritual to the church. Mm-hmm. Ano naman ang Kingdom of God? Ang church ang new Israel. Siguro. Okay. Kasi fulfillment eh. Ibig sabihin, ang church na ngayon ang Israel. Kaya nga. Siguro yung mga messianic theologians, baka yun yung kanilang pananaw. Ang tingin ko nga sa messianic, parang bumabalik sila sa Lord. Hindi lang bumabalik. Ah. Kinagaya nila yung Galatians. Oo nga. Yung Judaism. Yung mga Judaizers. Parang ang sinasabi nila, yung pananampalataya kay Jesus hindi sapat. Kailangan mong obserbahan pa rin nawawala ka, bro. Yung yan, okay na ulit. Nawawala okay. Yung signal lang may problema. Ah, okay. Yun, your internet connection is unstable. May lumalabas sa screen. Okay. So, walang iniwan yun sa tinalakay ni Pablo sa Galacia. Yung Judaizers. Kasi, di ba ang kaligtasan by faith through grace in Christ? Wala ka nang idadagdag dun. Ang ginagawa ng mga messianic, sinasabi nilang, okay yun na tinanggap mo si Jesus, pero hindi sapat. Kailangan mo pa rin gawin yung batas ni Moises. Balik ka sa commandments, ibabalik ka sa Torah. Kaya, ang tendency mo, maghudyo ka. Parang sinasabi nila, hindi ka ligtas kung hindi ka babalik sa ganong observance. May pagkakaiba lang ang SDA. Sa SDA naman, more on the regulatory observance of the law. Yun ang kaligtasan naman nila.
kailangan mong obserbahan strictly yung mga bawal at mga pinagbabawal. Pero ito naman sa Messianic, para siyang pinag-combine. Hindi lang sapat si Kristo, kailangan dagdagan mo pa. So yung grace, kailangan may works. Samantalang ang theology ni Paul, salvation is strictly and purely by God's grace through faith in Christ. So, nasa sa inyo kung gusto nyong mag-messianic. Pero ako, sa dami ko ng problema, hindi ko na nagtatagam pa. Problema lang yan eh. You cannot even follow the Ten Commandments. How much more the 613 laws of the Jewish rabbi. Isa lang yung ano, dinagdagan pa nila, ginawang 613. Paano mo mamemorya yun? Paano mo strictly? Kaya doon na lang ako Kristo. Okay nang may tagasalo ako. Si Kristo lang ang kumplihan ko. Si Kristo lang abogado ko. Kasi hindi ko kaya ipagtanggol ang sarili ko. Pero ang problema ito, ang daming nagbabalik sa ganong kaisipan. Anyway, patuloy natin. Pagdating sa rapture, the saints living and the dead will meet the Lord in the clouds immediately preceding the millennial reign. So dito, parang ang rapture nila ay pagka-rapture, kinabukasan, millennial reign na. Pagdating sa millennium, ito ba yung post-millennial? Ano ba yan? Hindi. Okay. Post-trib. Hindi rin. Mamaya, madadaanan natin yan. Okay. Ang pananaw nila sa millennium, Christ will return to establish the 1,000-year literal reign of Christ on earth. The millennium will see the reestablishment of temple worship and sacrifice as a remembrance of Christ's sacrifice. Okay, sa mga premillennialists, sinasabi nila na ngayon babalik yung temple worship. Di ba, ang sabi, tinatayo na ulo yung third temple? So ngayon yun. Sa mga ang teorya na ang rapture ay before the tribulation, ang temple ma-re-restore before the tribulation. Pero dito, sa kanila, ang temple ma-re-restore in the millennium. Yun yung pagkakaiba. Di ba okay. Ang temple na ay si Kristo? Datayo pa ba yun? During the millennium? Meron pa rin gagawing sacrifice kasi nga to commemorate the work of Christ. During the millennium? Oo. Yan yung... yung mga major proponents. Baka kilala nyo itong mga ito. Mga manunulat din ito. May mga libro ito. Dagdag nyo na lang yung pangalan nyo kung ito ang position nyo. Para maging major proponent din kayo. Sarap din yung makikita mo yung pangalan mo dyan. Lagay mo na lang dyan. Okay. Ito na yung pangatlo. Yung post-millennialism naman, ito yung belief that the millennium is an era, not a literal 1,000 years. Nakuha nyo? Yung mga premillennial, literal yung 1,000 years. Pero ito, era. Ibig sabihin, pwedeng 1 million years yan. Pwedeng 100,000 years. Kasi hindi sila literal. During which Christ will reign over the earth. An early throne. But through
the gradual increase of the gospel and its power to change lives. Itong distinction niya. Ang rule ni Christ, hindi literal, kundi through the proclamation of the gospel. Christ ito, will return. Ito rin ba yung dominion theology? Malamang. Christ will return and immediately usher the church into their eternal state after judging the wicked. This is called post-millennialism because by its view, Christ will return after the millennium. Ang problema lang, kailan yung millennium? Kung hindi literal. Pwedeng 1 million years. Kaya, huwag kayo mag-apura. Pwedeng nasa millennium na tayo ngayon. Oo. Era eh. Ibig sabihin, era. Kaya yung, alam yung sabi ng Jesus, I will be with you even to the end of the world. Mali yung translation ng world eh. Age. Era. Hindi mundo. Ang so, tanong ko nga, bakit ang mga Kristiyano gusto mawasak ang mundo samantalang ang goal ng Diyos is to preserve the world? Ito rin ang pagharian ng Panginoon eh. Di ba? Ipipurify ito pero hindi pa sasabugin. Pero maraming Kristiyano, yun yung konsepto. Yeah. Okay, ano mga key features? Ang favorite method of interpretation nila sa eschatology ay covenant historical. Strong sila sa study of the seven covenants of God. Tapos, combined sa historical interpretation. Bro, hanggang 8:30 lang tayo ha? Hanggang 8:30. Oh, sige. Okay. Basta pagkatapos ito, tapos na rin ako. Kayo na bahala sa susunod. Hindi, pag hindi ka natapos, tuloy mo next Wednesday. Hindi, tatapusin na natin. Malapit na to eh. Okay, the kingdom of God, o ay pagdating sa Israel at the church, the church is the fulfillment of Israel. Pagdating okay. Sa kingdom of God, the kingdom of God is a spiritual entity experienced on earth through the Christianizing effect of the gospel. Yun yung kingdom. Nakuha nyo? Mm-hmm. Yung kingdom teachings, kingdom theology, ito yun. Okay, pagdating sa millennium, ito yung golden age previous to Christ's second advent, during which Christ will virtually rule over the whole earth through an unprecedented spread of the gospel. The large majority of people will be converted to Christianity. Kaya sa kanila, ang kingdom is the proclamation of the gospel. Kaya madalas, marinig natin sa kanila, let us expand the kingdom by preaching the gospel. Okay, yan ang mga major proponents. Kung type nyo to, dagdag nyo lang pangalan nyo dyan. Okay. Meron pang isa. Ito yung amillennialism. Ano naman ito? Means without. Aletheia. Without hypocrisy. Yun ang ibig sabihin na is the Greek word for truth. Kaya pag mayroong a sa Greek, it means without. Kaya amillennial, walang millennium. It believes that the kingdom of God was inaugurated at Christ's resurrection. Sa kanila, ang kingdom nagsimula nung magbangon si Jesus sa mga patay. At which point, he gained victory over Satan and the curse, the Adamic curse. Christ is even now reigning
at the right hand of the Father over His church. Kaya wala nang kailangan millennium, dalagahari na si Kristo eh. After this present age has ended, Christ will return and immediately usher the church into their eternal state after judging the wicked. Okay? So the term amillennialism is actually a misnomer, for it implies that Revelation 20 wants to be ignored. In fact, the amillennialism interprets it as non-literal. Okay, your internet connection is unstable. May lumilitaw kasi sa screen, binabasa ko lang. Nawawala ka nga. Oh. Anyway, ang favored method of interpretation is the logical fulfillment of Israel. Halos din iba. Kingdom of God is a spiritual reality that all Christians partake in and that is seen presently by faith, but will be grasped by sight at the consummation. Yung consummation, yun yung kapag eternal state na tayo. Rapture. The saints, living and the dead, shall meet the Lord in the clouds and immediately proceed to judge the nation with Christ and then follow Him into their eternal state. Walang tribulation ito. Walang great tribulation. Nasa great tribulation na tayo. Kaya pag nag-rapture, kinabukasan, judgment agad. The millennium is inaugurated with Christ's resurrection in an already not yet sense. Christ already reigns over all and is already victorious over Satan. Parang ano? Kaya, minatay na lang. Parang post-millennial din ang view ng amillennial. Sa kanila lang, walang millennium, pero ang post-millennium is nangyayari na, era din, di ba? Oh. And at the end of that post-millennium, saka darating si Kristo. Ito naman, walang millennium, then darating na lang si Kristo. Ang rapture, Joseph. Sige, Pastor Loy. Ayon doon sa ating natanggap sa mga binabanggit ni Pastor Joseph, it looks like mayroong interpretation in terms of tawag dito, ang mga bagay ay literal or non-literal. So, in other words, dapat pa bang i-discuss yung different stages of tribulation or whatever stages there are? Eh kung wala tayong definite at distinctive stand in terms, kung ano man po yung general view na dapat nating tanggapin, or we have to be concerned only on the things in terms of God's salvation. Yun pong tanong ko, dapat bang bigyan natin ng pagkakataon o panahon pag-aralan nitong iba't ibang views in terms of tribulation? Hindi. Okay. Yung bang kaninong view yung post-trib, mid-trib, pre-trib? Sa pre-millennial ba yun? Oh, pre-millennial yun. Okay. Ang tanong kasi sa rapture kung kailan mangyayari. Sa pre-millennial, may tatlong view.
First trip, second trip, third trip. Diba? Sa premillennial rapture, ang unang paniniwala, ang rapture will take place before the beginning of the seven-year period. Yung Great Tribulation. Ayun yung... Oo, first trip yun. Yung pangalawa naman, ito na nga, yung rapture theory. Ito yung mga pananaw. Views of the rapture, doon na tayo. Okay. Okay. Basic. Hindi. Yung rapture. Bro, sandali. Oh. I-post muna natin dito. Ngayon, yung may mga tanong ba yung iba? Ituloy mo ito next Wednesday, bro. Sa rapture tayo ngayon. Next week. Ha? Hindi, kayo na magtuloy. Usapan natin. Ako magsisimula eh. Mag-rapture na next week. Alay mo. O di, pag nag-rapture, wala na kayong trabaho. Usapan natin. Ako mauna. O di, tuloy nyo. Ganun lang yon. Lang slide ka pa. Rapture na ba tayo? O sige, tuloy mo yung rapture. Pastor, mag-8:30 na sabi po ni Pastor Jim ay till 8:30 tayo. Siguro po yung PowerPoint ay total kasama naman natin si Pastor Joseph. We can execute the PowerPoint presentation of Pastor Joseph kung ipapahiram po niya sa atin. Na alam ko namang ipapahiram po niya. And then, i-ano po natin, i-execute natin para hindi po tayo magmadali. I suggest po kasi we only have 6 minutes. Ngayon po ay 8:24 na. So 6 minutes, 8:30 na po tayo. Ako. So, ang suggestion ko po ay tanungan and then since tayo po ay nasa rapture na, no, Pastor Joseph? Oo. Use of rapture, palagay ko po, kayang-kayang ituro ni Pastor Jim yan. Opo. Kahit hindi itong outline na ito, kayang-kaya ni Pastor Jim yan eh. So, I would suggest na tanungan. Ito, opo, pwede rin gamitin, Pastor Jim. Ano po sa tanaw po niyo? May narinig lang kasi ako kay Loy na yung Antichrist ba ay tao ba yun o system o ano. Mas gusto kong marinig ngayon yun kay Loy. So next week, kay Loy naman ang isa lang natin. Paso Loy. Okay. Pag nag-shift tayo rito ah. Sige, open this tayo. Unahan mo muna. Tapos susunod kami sa iyo. Opo. Para exciting yung ano natin. Ay, hindi nasagot yung tanong mo, kailangan pa ba natin pag-usapan to? Pero yun nga, to excite yung ating thinking at since nasa yung mga nangyayari ngayon eh, ang dami ng signs na talagang malapit nang dumating si Lord, di ba? So, yung view na yung Antichrist ba ay system or talagang tao talaga yung darating. Yeah. Okay, iwanan ko lang sa inyo itong ano, itong observation. Sige, Pastor Joseph. Ah, Pastor Lam, may sinasabi ka? Hindi ko na marinig. Sige, Pastor Joseph, tuloy lang po. Observations. Nakikita na po sa slides. Hindi ko narinig yung sinabi ni Kaploy. Okay. Nawala eh. Mahina kasi ang sound niya. Sige. Nawala. Hello. Ayan. Sabi ko, mukhang bitin kami doon sa presentation mo. Maganda sana kung makuha namin yung whole picture lahat ng nais mong i-deliver. Yes. Ito yung ilagay ko na lang sa council yung ano, yung outline para makuha nyo. Sige. Ipapasa na lang. Ang tanong ko po, Pastor, ang tanglaw, saan yung tayo natin dito? Saan tayo dito nakatayo? Millennium, saan ba tayo dito? Tanongin mo si Jim.
Oh, Pastor, saan ba tayo natin dito? Baka mamaya, kanya-kanya tayo ng tayo. Astang yung, law. Asan, saan tayo dito? Yung personal, bro, sabi ni Joseph, personal yun eh. Send lang natin yung mga view. Bahala na kayong mag-decide. Para walang ano, amay. De, basta ganito, Pastor. Lahat tayo naniniwala sa rapture. Okay. Lahat tayo naniniwala na magre-reign si Christ for 1,000 years. Yan yung sinasabi sa Bible. Pangatlo, naniniwala tayo na may white throne judgment. Basta sa pag, akin, pag iyon po yung ating pinaniwalaan, hala tayong disagreement. Pero kung kailan mangyayari, kanya-kanyang pag-aaral po yan. Pero ang mahalaga yung gospel, kailangan pinipreach natin talaga. Yes po, yes po. Kailangan po yun. Yun ang hindi dapat mawala. Kaya ang millennial ka, pre o post, or pre-trib, mid-trib, ay kailangan the gospel must be preached. Yung nabalagay ko po si Pastor Jim ang magtuturo ng ano eh, ng soteriology. Gospel of salvation. Yun nabanggit ka ni Pastor Joseph, yung tungkol sa grace and ano yun, yung parang karamihan churches ngayon, ibinabalik yung works. So, parang magandang pakinggan, kaya siguro dapat yan ng konti. Saka, i-balance ba? Magiging technical sa pangalan, Yehoshua. Diba? That's another thing. Yeah. So, okay. Ano yan? Pastor Joseph, tuloy mo. Itong nandiyan naman sa ito lang sa inyo. Open-ended naman yan eh. Study guide lang natin to eh. Pero uuwi pa ng tuwi to sa for the research ng bawat isa. Okay? Ito ang mga observations ko sa pagwawakas ng aking discussion ngayon. Kasi ako sumusunod lang ako sa usapan eh. I do not compromise my position pagdating sa usapan. Sabi nyo, ako mauna. O ito na yon, tatapusin ko na. Bahala na kayo sa susunod. Okay? Sige. The rapture, ito mga observations lang. The rapture is part of parousia, not of parousa. Okay? Parousia is the second coming. Part siya, hindi siya parousa eh. Okay? Whenever there is a worldwide calamity, Christians tend to focus more on the rapture as a way to escape suffering. Tanong, paano kung ang kalooban ng Diyos dumaan tayo talaga sa suffering? Paano kung ang lundo ng ating pananampalataya ay martyrdom? Dumadaan na tayo, bro. Ayun na nga eh. Ibig sabihin, ito yung mga obserbahan natin. Ito, related sa sinabi ni Tres, we often hear that only the worthy believers will be raptured. Maraming pastor yan ang doktrina. Ang tanong, sino ba ang worthy? Paano mong malalamang worthy ka? Diba? Yun, isang obserbasyon yan. Pangapat, conspiracy theorists influence the believer's view more than the clear teachings of the scriptures. Eh, karamihan sa atin, sa YouTube na nanonood eh, sa lib na pag-aralan yung salita ng Diyos. Para sa akin, kung ano yung nasusulat sa Biblia, andun yung totoo. Okay? Number 5, date setting reveals. Kasi maliwanag naman sa Biblia na ang date sa Diyos yun eh. So si Harold Camping dyan bumagsak. Namatay na nga lang din siya. Pero ang date setting mali eh, dahil sinabi na naman ng Panginoon na the authority your internet connection is unstable. Narinig ka pa. Sino si Harold Camping? Ito yung nag-set noong ano, darating na si Jesus. Kailan? Yung
September 2017. Ah, okay. Yung pati tapos, si Pastor ano eh, sino yung pastor namatay? Na De Batista, dating iglesia. Ah, si Pastor Quezon? Oo, oh, Quezon. Oh, parang ganun. Nag-set sila ng date. Kaya lang, sabi nila, total mag-rupture na. Ah. Lahat ng bank account nyo, bigay nyo sa akin. Lahat ng mga ano, i-donate nyo sa akin. Kaya umaman siya eh. Ganun. Dahil naniwala yung mga tao, di ba? Ganun ka-vulnerable lang mga Christian. So, binigay sa kanya, eh, hindi nag-rupture. Okay. Namulubo sila. Si Harold Camping ang umaman. Pero, namatay na rin ito eh. Hmm. Okay, Jesus has made a very intriguing statement. Ito pwede niyong pag-aralan para sa susunod na discussion leader, pwede nating pag-usapan. Sa John 17:15 to 19. Binanggit ko na ito yung ating council meeting. Meron sinabi si Jesus eh. Ang prayer ni Jesus na huwag maalis ang church sa mundo. Kaya pag-isipan niyo kung may rapture. Dahil ang sabi ni Jesus, huwag aalisin. Pag-aralan nyo yan. Magandang discussion to for next meeting. Okay, number 7. This will be the last. That Jesus is coming again to vindicate His church and judge the enemies of God is the major thing. Naniniwala tayo dyan. That is the blessed hope of the church. Ito yung minor. When and how are known only to God. That is the minor thing. Pero ang major, Baba, Jesus is coming. Okay? Akala ko nga nung nasunugan ako, nasunugan kami, akala ko yun ang pagdating ni Jesus eh. Oh, kasi di ba sa panahon ni Elias, sinundo siya ng karuwahe na nag-apoy? Eh, tinitingnan ko kung may karuwahe. Inapoy lang. Sabi ko, baka hindi pa. Pero handa naman ako noon. Hindi lang itinulot ng Panginoon. Kaya sa susunod, antayin nyo, karuwahe. Uh-huh. Nag-aapoy. Huwag lang yung apoy. Kasi sunog yun. Okay, so, yun yung katapusan ng aking study guide. I-send na lang natin tong si Pastor Manny na mag-send kasi nasa kanya yung copy. Yes po, i-send ko po kagad ngayon. Send ko po kagad ngayon. COE? So COE. So, naka-record ito, ipopost ko ito sa ating pastoral council. I-upload ko lang siguro sa YouTube. I-edit mo muna bro. Hindi ako marunong mag-edit ng video. Kaya... Oh, Para ma-maximize. Oh, okay na. Kasi may mga dapat i-eliminate na tulad ng mga delay kanina. Para hindi boring. Tanungin ko yung anak ko kung kayang mag-edit. Ako eh, hindi marunong mag-edit eh. So, kasi may mga tulad kanina, naghihintayan tayo. Hindi dapat kasama yun eh. Puputulin yun. Ay, hindi. Sinimulan ko yung record nung nagsimula ka. So, ayong pangalawa. Na-send ko na po. Na-send ko na po yung lesson. Na-send ko na po. So, sige. Hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid. Siguro, bago tayo magsimula next time, ipa-familiarize natin yung sarili natin sa mga features ng Zoom. Kasi, passive listener lang ang karamihan ay pwede namang magtanong via chat. At ayun. Ako na rin uli ang mag-host. At maganda before 6 o'clock i-open ko yung ating room mga 5:30. Kaya before 6 o'clock makakapagsimula na tayo. Exactly 6 o'clock makakapagsimula na tayo. So I would encourage everyone na bago mag 6 o'clock, mag-in na siya dito sa ating class. No? So, at I suggest pag-aralan yung mga features ng Zoom para manavigate natin ng mahusay at mas efficient yun. No? Sino ang presenter next time?
Pastor Loy, yung iyong view. Ladder of succession, dapat unahan ng chairman. Walang ano rito. Oo. Ha? Ah? Ikaw muna. Ay, sige. Yung view ni Joseph, yung challenge ni Joseph sa John chapter 17. Tingnan natin yon. Okay. Ako'y ano lang, magpo-post lang ako ng mga magiging interactive tayo next time. Hindi ako magtuturo na ako lang. Magbibigay lang ako ng mga kwan. Lahat naman tayo ay kayang magbigay ng kanya-kanyang opinion. Okay? Opo, opo. Sige lang po. Opo. Sige, siguro. Sige, Pastor Manny, sa post mo, tanggap na po. Pastor Manny, i-close lang natin siguro sa panalangin. Sige po, tayo po ay magtapos sa panalangin. Lord, we thank you and bless you. Ito po yung initial na amin pong pinagkwentuhan lang isang umaga, pero nakita po namin yung reality. Nakita po namin healthy. Healthy na sa umaga ay mag-breakfast po kami. At masarap po na ang breakfast namin ay ang iyong mga salita. We are praying, Lord, na yung mga kapatiran po na hindi po namin nakasama sa Zoom study po namin, relaxation po namin, at pagkain po namin ang iyong mga salita. Dalangin po namin mahikayat po namin sila. Yes. Tayong pong araw na ito, and we look forward na mas dadami pa po kami. Praying, Lord, keep Pastor Jim na siya pong magpa-facilitate next Wednesday. Ngayon pa lamang po ay ihanda mo na po ang kanyang puso. Bigyan mo po siya ng more of your revelation upang sa kanyang pagtuturo ay maging healthy po ito sa lahat. We thank you, we bless you, we bring back you all the praises in Jesus' name. Amen. Correct. Hindi ako magtuturo. Mag-discuss tayo. Amen. Okay, sige. May susunod akong meeting eh. Pastor Jim, magkano bayad dito sa Zoom? Pag ganito ang ano, magkano po bayad? May iba't ibang kategory. Pag 1 year mo binayaran, medyo malaki bigla, pero mas mababa kaysa sa monthly. Magkano monthly niya? Magkano monthly? Ang monthly niya, mga 700 plus pesos. Then kasi po, ang ano ko is, kadalasan kami, ginagamit namin yung Google Meet. Uh-oh. Which is, libre naman yun. Basta meron lang Gmail. Limited ang feature ng Google Meet. Mas superior talaga ang Zoom. Okay. Kaya, kanina lang, nagbayad ako ulit. So, ako na mag-o-. So, Jim, yeah. Last na lang po. Pwede po bang kunan nyo ng picture? Tapos po, i-post natin doon sa ating mga group sa TCMI para po maka-encourage. Ibig sabihin ay makasama natin sila doon po sa kasunod po nating pag-aaral. Kanya lang, 6 na lang tayo rito eh. Sandali lang, hindi. Ay, naubos na ba? Oo, naubos na. Nawala na pala yung iba. Wala na yung iba eh. Okay. Na-rapture na. Na-rapture, oh. Talagang ni-rapture na talaga. Okay, paano ba kumuha ng... Hindi, okay na, Pastor. May kinuha naman ako. Ako na lang magpo-post. Sige. Okay. I-end ko na ito, ha? Sige po. Okay. God bless. Next time ulit. Bye-bye. Thank you, Pastor Joseph. Bye-bye.